So ito ngayon guys, may gagawin tayo. Itong Isuzu MU-X, bumalik yung problema. Oh. Sir, hindi pa rin? Yes po. Yan nga talaga. Ayaw na talaga. Ayan eh. EGRA control circuit. Ayaw, hindi talaga mawala. Yun talaga siya. Kajot-kajot? Oo. Magkajot-kajot mo. Same pa rin sa dating trouble, no? Itong check engine at EEC warning light, umiilaw. At ayaw talaga makalilit. Gusto na niya magpapalit, ma'am. EGR assembly. Naku po, ang mahal. Ayaw madilit? Meron pa rin. Eris, good. Eris. Yan, babalik talaga. Things cleared na daw, pero babalik yung trouble. Red. EGR, control circuit. Palit EGR. No choice. Pero dahil wala pang budget si ma'am sa EGR bulb assembly, gawa natin ang paraan para magamit pa tong unit, hindi na magkakadyot-kadyot yung shifting. Napakadali lang talaga guys yung gagawin. Itong EGR bulb connector, tatanggalin lang natin para ang alam ng ECU, walang communication sa EGR module. So ito nga guys, tinanggal natin. So, ang magiging problema nito sa system, no communication yung EGR system to engine control module. Tanong, mag-check engine po ba? Yes, mag-check engine po. Dahil walang signal yung EGR system to engine control module. Pero, ang alam ng ECU, wala si EGR system. Di katulad ng nakakabit siya, nasira. Meron siya pero may sakit. So, kaya nagkakaproblema yung engine control at yung transmission control. So, yun po. So, tingnan natin kung ano yung result sa ginawa nating ganitong pansamantagal na procedure. So, ito, delete muna natin tong code sa sirang EGR. So, yan, code's cleared. At basahin natin kung ano yung bagong code. So ito po yung code niya. Lost communication with EGR control module. Ayan, isa lang yung umiilaw. Check engine lang. Oo, check engine na lang. Oo. Lost communication with exhaust gas recirculation module A. U010A. Start natin. Check engine na lang. Ito, test drive natin na may check engine light. Nakatanggal yung connector ng EGR bulb. Try natin kung ilipat natin yung shift gear. Kung kumakadyot. Wala. Hindi kumakadyot. Neutral. Wala. Walang kadyot. Wala rin sa drive. Wala rin. So, hindi siya kumakadyot. Yung shifting ng automatic. Na tinanggal natin yung EGR bulb connector. At wala rin EEC warning light. Or traction control warning light. So, pag ganun, isa lang yung umiilaw. Normal yung shifting. So, try natin muna i-road test kung talagang okay yung shifting niya. Baka sa first gear, second gear, third gear, magkadyot na naman. I-try natin. So, ayun. Oh, okay. So, walang kadyot. Okay lang.
Medyo malaki lang tunog ng makina, no? So, pansamantala, ganito lang muna. Tanggal muna yung connection ng AGR valve. Para isa lang yung may ilaw at walang problema yung shifting niya. So, pwede na pwede. Pero pansamantala lang po ito. Hindi po, ding pang matagalan to eh. Naka condemn yung AGR, iba yung performance ng makina nito eh. So, at least hindi masyadong ramdam ng may-ari o ramdam ng driver na may problema yung sasakyan. Kasi problema talaga pag lumalabas yung AC at AGR na problem. Yung circuit A, P0403. Masama rin ang shifting ng transmission. Kumakadyot-kadyot. So, sa ngayon, condemn lang muna natin para at least okay yung shifting. Magamit pa yung unit. Mahirap talaga gamitin pag ganun yung problema eh, yung kumakadyot-kadyot. So, ito. At least magamit. Kahit na hindi mabigay yung full potential ng makina, yung full power ng makina, pero magamit yung unit na walang AGR valve. So, hindi siya mag-adjut-adjut. Goods. Pwede po, pansamantala.